What's up sa inyo mga ka-tribe? It's me, Aaron TV, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. So for today's video mga ka-tribe, pag-uusapan natin yung mga bagay na in-install na natin na mga accessories dito sa ating motor na Honda Click. Ayan, ito si Willow. Ayan siya mga ka-tribe. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga in-install ko na sa kanya. Okay? Ano-ano ba yung mga in-install ko sa kanya, para saan, at kung magkano na rin. So sige, start natin mga ka-tribo. So andito yung ating Honda Click 125. So ito yung 2020 version. Ayan, kung makikita nyo yung mga decals nya. So 2020 version na yan, yung mga ganyang klase ng decals. So ang pinakauna nating nilagay ay itong kanyang crash guard. Ayan o, ito. Ayan. Ang crash guard na ito ay second hand lang mga katribo. So nabili natin siya sa halagang 900 pesos. Ayan, diba? Para saan nga ba yung crash guard na to? Ang una, para hindi maggasgas yung ating fairings once na tayo ay nag-slide. Mayroon nga yung isang beses nag-slide ako dito, may biglang lumabas sa harapan ko. Ayan o, ang naging damage. Ito, nasira siya. Pero dito na part, dito, ayan, ayan, wala naman, di ba? Walang gasgas yan mga katribo. Ayan, kung makikita nyo naman, wala talaga siyang gasgas dahil dito sa ating crash guard. Ayan, so napakalaking tulong ng crash guard na yan kapag magkakaroon tayo ng aksidente. Hindi natin alam kung kailan tayo ma-aksidente, kung kailan may mangyayaring hindi maganda sa atin. Kaya nagsigurado na ako, kaya nagbumili na ako ng crash guard. Okay? Ang next naman na nilagay ko ay itong bracket na to. Ayan, itong bracket na to. So para saan yung bracket na yan? Para kapaglagay tayo ng ating utility box. And yung binili pala nating utility box ay yung GB box na bold. Ayan yung para siyang square type. Bagay na bagay yun sa Click. Dahil yun, feeling ko lang bagay kasi napakaganda sa paningin ko. Yun lang naman. Ang presyo naman ng bracket na ito ay 500 pesos. Tapos yung box naman na GB box bold ay nasa around 2,500. Nabili ko rin yun ng second hand. Tapos ang price noon na brand new ay 4,500. So swak na swak sa budget. Para sa naman yung GB box na yan? Para syempre may mapaglagyan tayo ng mga gamit, paglagyan tayo ng mga damit natin kapag tayo ay nagta-travel ng malayo. Napakalaking tulong nun. Though mayroon naman ng compartment itong Click na magagamit. Mas maganda pa rin kapag may utility box. Okay, next naman itong ating shock absorber cover. Ayan, sa Shopee ko lang nabili yan, 150 pesos. Ayan, para saan naman yan? Para hindi masyadong marumihan yung ating shock absorber. Ayan, kasi once na narumihan yung shock absorber natin, hindi na siya masyadong magpi-play. Diba? Matigas na yung ating suspension kapag narumihan ng narumihan yung ating suspension o yung ating shock absorber. Okay, next. Ito namang ating axle cap. Ate, ano? Ako siya. Axle cap siya. Shout out. 1G, 1G. Legit yan, 1G. So ito, axle cap. Ewan ko kung para saan yan. Yung iba, yung may mga branded na axle cap or slider. Wala, nilagay ko lang yan pang decorate. Ang ganda kasing tingnan pag mayroon ganyan. Yun lang naman. Ano to pala? 60 pesos sa Shopee. Lahat, actually lahat, Shopee Gaming. Okay, next naman itong ating mini driving light. Ayan o, mini driving light. So, magkabilahan yan. Mayroon tayo sa kaliwa. Mayroon din tayo sa kanan.
Tapos meron yung switch dito. Ito, domino switch na wala nga yung cover niya dito eh. Domino switch yan. So, ang lahat ng nagastos ko dyan, itong mini driving light nasa 700. Tapos may relay pa yan, dalawa. Yung relay naman na yun, one set, 150 pesos. Tapos itong switch, 60 pesos. Yun ang bahalang mag-total nun. So para saan naman yan? Napakahalaga niyan. Bakit? Dahil itong stock na headlight ng Honda Click ay medyo malabo. Tapos medyo nakatungo siya pababa. Kaya yung buka ng ilaw, hindi mo talaga makikita yung daan. So good thing, nagpalagay tayo ng ating mini driving light. Beware na nga rin pala mga katribo kasi may mga local nito. Kaya tignan nyo pa rin kung original yung nabibili nyo o hindi. So napakalaking tulong yan lalo na kapag madilim ang daan at walang masyadong street light. Kasi may mga lugar pa rin sa Pilipinas na walang street light. Kaya ayun, nagpalagay tayo para more visibility kapag tayo nagmamaneho kapag gabi. So napakalaking tulong yan. So isa yan sa mga must na inilalagay natin sa ating mga motor. So minount ko lang siya dyan sa may crash guard. Ayan, okay, ito naman next. Itong ating cellphone holder at saka itong sabay na rin itong ating crossbar. Ayan, cellphone holder, minount ko na siya dyan sa ating crossbar. Sana lang hindi siya maputol. Doon yung pag-install natin ng crossbar na to, may link yon, panoorin nyo na lang po. Panoorin nyo. So doon tayo. Shout out! Ayan, so para sa naman to, itong cellphone holder, pa-navigate natin, dito natin nilalagay yung cellphone natin kapag mayroon tayong mga, kapag gusto natin gamitin yung Waze, yung Google Map, para hindi tayo maligaw, pakalaking tulong nito. Tapos makikita rin natin dito kapag mayroong nag-notify o may nag-message sa atin na matawag sa atin, mabilis natin makikita dahil andito lang yung cellphone natin. So, trusted ko na tong cellphone na to, hindi pa ako nalaglagan dito ng cellphone. So, napaka good investment ito. Tapos, ito nga palang ating gauge protector. Ayan. So nakakamilyon siya kapag umaga, tanghali, ganun. Hindi ko nakikita. Pero naaaninag ko naman siya kahit konti. Napakalaking tulong yan para hindi masyadong magasgasan yung ating pinaka cover ng ating gauge. Dahil syempre itong ang ating gauge ay fully digital na, kaya dapat protektahan natin yung kanyang cover. Yun lang naman. Okay, lastly, itong ating Apitify. Second hand rin natin itong nabili, 1,200 lang. Ayan, para saan naman to? So, nagpalit tayo ng exhaust dahil yung stock na exhaust ng ating Contact ay medyo mahina ang tunog. Hindi tayo ganun ka-visible sa daan. So maganda to na magpalit ng tambutso para mas marinig tayo sa daan, mas visible tayo sa daan. Aware yung mga ibang mga motorista na parating tayo. Yun lang naman ang purpose ko kung bakit tayo naglagay ng ganito. Pero syempre, di ba, mas maingay, mas maganda. Pero wag lang bomba ng bomba. Yan. So yan yung mga accessories na nilagay natin dito sa ating Honda Click. Ayan. So para sa akin, yun yung mga pinaka-importanting accessories na pwede nating ilagay sa ating motor na Honda Click. So lahat yun may specific na purpose kung bakit ko sila nilagay sa ating motor. Okay? Para dun sa mga nagbabalak na maglagay na accessories sa motor nila, yun yung mga pinakakailangan para sa akin. So sa inyo naman yun kung iti-take nyo tong advice na ito mga katribo. Pero mas maganda na rin kung ma-share ko yung idea na to sa inyo para magkaroon kayo ng idea, diba? So ayun lang naman for today's vlog. Salamat sa mga nakatapos ng video. So shoutout sa mga nakatapos ng video, shoutout sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa atin, and thank you sa lahat ng suporta, thank you sa lahat ng mga views, sa lahat ng pag-subscribe ninyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, like, share, subscribe na rin mga katribo. So like nyo na rin po yung mga ibang videos natin, panoorin nyo po silang lahat, and sana nakatulong tong vlog na to mga katribo, sa inyo mga katribo, and thank you for watching. See you on the next vlog. Babush!